Magandang umaga sa lahat at ngayon ay bagong talakayan naman. At ngayon ay kakain kayo ng bagong kaalaman para ang isipan ninyo ay maging malusog. Atin ang simula ng ating talakayan. Sa araw na to ay matatalakay ninyo ang teorya ng pagbasa. Pag sinabi nating teorya, ito yung mga katanungan, mga paliwanag ng mga eksperto at nasasagot nito yung mga tanong sa isipan at kalituhan ng isang tao. So ngayon, ipapaliwanag muna natin anong ibig sabihin ng teorya ng pagbasa. Sinabi dito na ang teorya sa pagbasa ay pananaw ukol sa pagbasa at nagtatangkang ipaliwanag ang mga proseso at salik na kasangkot na may kaugnayan sa mga gawaing nararanasan sa akto ng pagbasa at ang pag-unawa sa mga ito. At bilang simula ay magbibigay ako ng kunting-kunting balita ukol sa pagbasa. Ah, hindi ito. Mali ako. Okay, nandito. So, ayon ito sa PISA noong 2018, Philippine Student Performance, sinabi dito na sa Pilipinas, mga estudyante na babae at lalaki, isa sila sa may pinakamaliit or pinakamaliit yung score or nakakuha ng maliit na score na nag-participate dito sa PISA. So siguro sa darating na panahon ay aangat pa tayo kasi alam naman natin na mga Pilipino ay palaban talaga. So laban lang tayo. Lalo na yung sa math, nakita ko rin sa mathematics, isa din tayo sa medyo maliit yung score na nakuha. So ngayon ay ano nga ba ang mga teorya ng pagbasa na matatalakay natin ngayong umaga? Nandyan yung bottom-up, teoryang top-down, teoryang interactive, at saka teoryang schema. Itong apat na to, dito lang iikot ang ating talakayan. So ngayon, sisimulan natin sa unang teorya. Ito ay ang teoryang bottom-up. Pag sinabi nating bottom-up, tinatawag itong teoryang ibaba-pataas o bottom-up na nangangahulugang ang pag-unawa ng isang bagay ay nag-uumpisa sa ibaba, bottom. Ito ang teksto. So yung bottom ay sinisimbolo siya ng aklat. So may simbolo siya ng mga aklat. At itaas or up, sa utak ng mambabasa, mapupunta yung impormasyon mula doon sa aklat. At sa utak na iproproseso yung nakikita ng ating mata at yung pumapasok sa ating utak o sa ating isipan. Tinawag siyang bottom up. Itong bottom, yung information ay galing sa libro o sa nababasa natin. Up, pupunta, papasok siya sa ating kokote. Yan ay bottom up. Mahalagang mga salita dapat malaman sa bottom up. Una, tinatawag itong data-driven model kasi umiikot lahat doon sa mga mensahe na nababasa natin. Walang ibang pagkukunan kundi doon sa binasa lamang natin. Kaya data-driven yung ibang tawag sa kanya. And pwede rin nating maiugnay dito ang salitang tabula rasa. Pag sinabi nating tabula rasa, ang utak ng isang tao ay blanco, walang laman. So kailangan natin ng data or impormasyon mula doon sa aklat. Kailangan nating magbasa para yung mga impormasyon ay papasok sa ating isipan. And tinatawag din siyang part of a whole model katulad ng data-driven. Kumbaga yung sa utak ng tao, konti lang yung information. Kailangan niyang magbasa ng mga impormasyon para makumpleto yung kanyang ideya, and that is si bottom up. And of course, ito yung unang teorya na lumabas sa pagbasa. So unang labas nito, meron talagang hindi susuporta, merong susuporta, at yung mga hindi sumuporta sa teoryang ito ay nagbahagi din ng bagong teorya. Ano kaya ang bagong teorya nila? Huwag natin italakay yung bagong teorya. Ito yung halimbawa ng bottom up, no? So, nagbabasa ka ng diksyonaryo para makuha mo yung impormasyon na hinahanap mo kasi wala kang alam sa kahulugan ng isang salita. Nagbabasa ka ng diksyonaryo para magkaroon ka ng kaalaman. Halimbawa, yan ang bottom up.
Isa pang halimbawa ng bottom-up ay yung nagsisearch ka sa Google, nagbabasa ka ng mga information. Bakit ka nagsisearch? Kasi wala kang alam sa isang bagay. Okay, and that is an example of Teorya bottom-up. Okay, so ngayon, yung top-down, ito naman ay binigay ng mga eksperto katulad nila Kenneth Goodman and Frank Smith. Itong Teorya ito, kumakalaban to siya sa bottom-up. Kasi sinasabi nila na, imposible yan. Ano nga ba ang top-down? Ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman, prior knowledge, at mga kaalaman, schema, na nabubuo na sa kanyang isipan batay sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha at ito ay iniuugnay niya sa mga ideya na inilalahad ng may akda sa teksto. So ito ay kabaliktaran ng bottom up. Kung mapapansin ninyo ang bottom up, mula sa libro ang information, papasok siya sa utak ng tao. Okay, nag-rely ka masyado doon sa libro. Sinabi sa top-down, hindi ganun. Dapat ang information ay galing mismo sa tao, papunta siya na yung sumusulat ng information. Ang tao ang sumusulat ng information na magiging libro or ang magiging information. So ito ay kabaliktaran. Diba makikita ninyo top, ibig sabihin utak. Down, ibig sabihin pababa yung information. Nasa tao galing ang mga information, nasa utak ng tao ng galing information. Kasi ang tao, marami nang nararanasan, marami siyang kaalaman, nakikita niya sa, na depende na nakikita niya sa kanyang paligid or yung naranasan mismo niya sa kanyang buhay. And that is top down. Okay? And ngayon, ano ba yung mga mahalagang salita sa top down? Una, inside out model. Inside, ibig sabihin yung information na nasa loob ng utak mo, pinapalabas mo. Okay, sinusulat mo yung mga information, binibigay mo yung mga information. Kaya inside out model. At tabula rasa, makonect natin yung tabula rasa dito. Pwede na yung nasa baba, blanco. Blanco, tapos yung utak mo, ikaw, parang baliktad talaga siya, no? Parang baliktad siya sa bottom up. Doon sa blanco na libro, yun ay papasukan mo ng information mula sa iyo. Okay? Next, we have concept-driven model. Ibig sabihin, makakabuo ka na ng konsepto. Ikaw mismo, ang husay mong mag-isip ng mga paliwanag sa isang bagay. That is the concept-driven model. And the whole-to-part model, ibig sabihin, holistic na yung ideya mo. Kumbaga, ikaw yung isang tao na ang husay mong magbigay ng paliwanag sa isang bagay. Parang wala nang dapat ituro sa iyo kasi alam mo na lahat. And that's the enemy of bottom up, the top down. So example of that is this one, no? Example, mayroong talakayan ngayon. Tapos ikaw, alam mo na, nabasa mo na yung isang paksa ng ganito. Ang dami mo nang nabasa, ang dami mo nang napanood ng mga ganitong explanation. Ang ginawa mo is hindi ka nalang nakinig. Kung tatanungin ka, makakasagot ka kasi may ideya ka na. And that is an example of Teoryang top-down. Ngayon, marami namang mga eksperto, bakit nag-aaway ang bottom-up at nag-aaway ang top-down? Na pareho naman silang tama. So ngayon may bagong teorya na lumabas na pinagsama ang top-down at bottom-up. At ito ang Teoryang interactive. Diba? May bago na namang teorya ang lumabas. So ito yung pangatlong teorya ang lumabas. Sinasabi na ang proseso ng comprehension ay may dalawang direction. Hindi ibig sabihin na nasa libro paakyat isa lang na direction. Nasa utak ng tao pababa isa lang ang direction. Dito hindi ganon. Dalawa ang direction. Okay? Sa makatuwid, nagkakaroon ng epektibong pag-unawa sa teksto kapag ginagamit ng isang mambabasa ang kaalaman niya sa struktura ng wika at sa bokabularyo kasabay ang paggamit ng dating kaalaman dito. This is a combination of top-down and a combination of bottom-up. Kung ikaw ay nagbabasa, wala kang alam, kailangan mong basahin ang lahat na nasa teksto. At dahil doon, magkakaroon na ng kaalaman yung utak mo. At kung ikaw, sunod or susunod na klase or sa bukas, mayroong magtatanong sa'yo,
mayroon ka ng kaalaman na maipaliwanag depende sa katanungan ng iyong kaibigan, depende sa katanungan ng iyong guro. Papasok na siya sa isipan mo. So, ibig sabihin, this is a combination of two. Minsan, wala kang alam. Minsan, may alam ka sa isang bagay. And that is interactive. Okay? So, bigay tayo ng halimbawa. So, combination na of bottom-up and top-down. Okay? Siguro, ito, dami niyang knowledge na gustong i-share dito kasi wala pa siyang kaalaman. So, a combination of two. Okay? So, actually, yung mga anime ko dito is pampa-interest lang kasi sobrang, ano naman, kung wala tayong gagawin na pampa-relax sa mata natin. Okay? A combination of bottom-up and top-down, that is a Teoryang interactive. Ngayon, sa susunod na Teorya, hindi siya lumalaban sa bottom-up, hindi siya kalaban ng top-down, hindi siya kalaban ng interactive. Ang susunod na Teorya ay pantulong sa tatlo. Okay? Ito ang tinatawag nating Teoryang schema. Kumbaga, hindi siya kalaban, kumbaga nagbibigay lang siya ng concept, nagbibigay lang siya ng paliwanag kung paano magiging mas madaling matuto habang nagbabasa yung isang tao. Ito ang Teoryang schema. Ang Teoryang schema ay tinatawag ring dating kaalaman, prior knowledge, ang unang kailangan sa pag-unawa sa binasa upang maunawaan ang binasang teksto. Kailangan mo ng schema. Bago ka magbabasa, kailangan mo ng schema. Okay, kasi ito yung ating dating kaalaman. Paano mo madaling maunawaan yung binabasa mo kung ikaw mismo hindi ka makaka-relate sa binabasa mo? Ikaw wala kang karanasan doon sa binabasa mo. So, kailangan daw siya ng schema. Ang schema ay maaaring na nadadagdagan, di ba? Basa ka ng basa, so bagong information yung pasok sa isipan mo. Nalilinang, may information ka ng ganito, nadagdagan pa, ayun, nag-develop na, di ba? Nababago, kung may mali kang na ano, mas grabe yung nabasa mo dito, mas grabe yung evidences na binasa mo, nababago yung ilang mga information na nababasa natin at napapaunlad. And yan ay ang paliwanag sa Teoryang schema. Kahit tulad ng sinabi ko, pwede siya ma-i-apply, tumulong sa Teoryang bottom-up, pwede siyang tumulong sa Teoryang top-down, pwede rin siyang tumulong sa Teoryang interactive. So, walang kalaban ng Teoryang schema. Okay? So, katulad dito, kung marami kang mga dating kaalaman, no? Happy life ka. Kasi, ano, kasi madami kang knowledge, marami kang mga napagdaanan siguro, or marami kang mga bukabularyo sa isipan mo na kapag ikaw'y nagsasalita, napaka-mangha kang pakinggan. Okay? So, yun lamang ang ating talakayan. Sana'y nabusog kayo sa mga talakayan natin ngayong umaga. By the way, your task very easy lang, no? Five item, 2 points each. Kumbaga, may nakalagay doon na mga situation, then sabihin nyo lang kung anong Teorya ang binibigay sa bawat sitwasyon. Napakadali lang. Yun lamang.